Ninong Latino, welcome back again to my channel. Of course, it's me again, Jason, and Baby Zach! Wala si Baby Zach. So, today's video, mga Ninong Latinang, starting September na. So, grabe, maraming pangyayaring magaganap. Nakakaiyak lang. So, itutur ko kayo dun sa isa kong pwesto. Actually, may pwesto ako ng, ayan, dun si Mango. So, mag-start akong mag-open ngayon ng tindahan kasi feeling ko, wala na talagang pag-asa, mabago. So, it's a new normal. We have to laban lang. We have to stay stronger. Maging matatag lang tayo. So, ganun talaga pangyayari. So, magbubukas ako ng isang pwesto. Titignan natin kung ano mangyayari sa sales. Basta, ewan ko, bahala na si Papa Luigi. Kung hindi naman tayo papabayaan ni Papa G. So, laban lang talaga sa buhay. Wala na tayong magagawa. Ito na yung sitwasyon. So, brace in lang natin. I-embrace lang natin yung sitwasyon. So, tara, samahan nyo ako. Itutur ko kayo sa paninda natin. Mapunta ako ngayon sa supplier, mga ninong at ninang, dito sa Kainta para mag-refill ako ng stock. So, gastos ulit. Bibili tayo ng mga stock for 1 month kasi nga mahirap, diba? So, li-limit lang natin yung stock, yung mga especially yung mga hindi na expired. Nandito akong bandang lapit na. So, itutur ko kayo dun sa kinukuha ko ng sausage. Dun mismo sa kumpanya ako kasi kumukuha ng sausage para mas mura. So, mga nino at nina, dito ako dyan. Ayan. Nakita nyo, medyo maninig lang. Andito ako sa Promit. Ito yung mga production na napili ko kasi dito yung pagawaan nila ng sausage, ng ham, kung ano-ano pa, longganisa, tosino, lahat ng frozen meat. Dito mo lang mabibili. So, ayan. Ba't ibang klase sila? Twist ko lang yung camera. Pag napansin nyo, ayan. May bacon, honey, bacon regular, corned beef, embutido, glazed ham, ham regular. Yan special, bestsellers sa kanila yan, yung glazed ham na yan, napakasarap. Jumbo hotdog, hotdog kung ano-ano man. Ano yung bologna, kung ano man yan. Ayan, diba? So, ang bibiling ko dito, itong Hungarian sausage. Medyo nagtaas na sila, naging 220 na. Pero okay lang, at least may maibenta lang tayo. So, pasok tayo sa loob. Ninegosyo kayo ng mga longganisa, sausage, mga ninong at ninang. Dito sa bandang village is Kainta, napakamura ng bilihin. Meron din sa Marikina, mga frozen food. Kaya lang sa Marikina, maraming assorted. Usually, ito si Promit. Siya lang mismo yung paninda niya. So, yung product line niya lang, yung mismo Promit. Kung ano yung ito yan. So, kung ano yung nasa likod ko, yun lang yung mga paninda nila. Pero recommended ko sa inyo, mas masarap talaga yung Promit brand. Kahit hindi pa ganun kasikat, masarap talaga. Kasi pag sumikat na sila, malamang, mahal na sila, diba? So, yan. Makakatipid talaga kayo. Kasi yung mga pupunan na tulad ng hotdog, yung mga paninda lang, dito nyo inibenta. Kasi mas malaki yung tubo. So, laban lang tayo sa buhay! Baka pwedeng dagdagan kahit dalawa. Pili kong mahanin natin na 5 pack lang na sausage kasi yun lang yung pinaka-maximum nila. Tapos bumili ako ng ham at saka baboy pang ulam kasi mas malambot yung karne nila rito at saka mas sariwa. Ayan. So yung iba, yung minsan, ay, shit, ulog pa! So minsan kasi may mga, yung partner ko kasi minsan per person kinukuha nila 5 pack na sausage. So ako 5 pack lang muna. Tapos, bukas, panibagong 5 hanggang maipon na maipon. Ako ngayon mga ninong at ninang sa Enjoy, alam ko familiar kayo. So dito sa Enjoy, dito bandang along Taytay, magkakatabi lang sila eh, mga kumpanya talaga mismo ang eto Promit, mismong production do kumukuha mas mura kasi dito sa Enjoy, alam ko medyo familiar kayo yung mga drinks doon nakakabili, sobrang mura din compare sa palengke at saka sa iba pang binibili nyo kasi mismong direct company mismo yun, so supplier talaga siya. So tara, tutor ko kayo. So, dito sa Enjoy mga ninong at ninang, nakita nyo yung diba. So, along Marcos Highway lang. So, ito yung mga bilihan ng mga
sinasabi ko sa inyo. So, ayan, sa labas lang ng kalsada, sa pinaka main road. So, sobrang mura yun. Mag-milk tea. Meron din pala sila dito mga milk tea. So, pwede nyo na lang i-search sa internet o kayo dito sa YouTube kung paano paggawa ng milk tea. Pwede kayo magkaroon ng sarili ng negosyo pag nakita nyo yun. So, may mga pilihan din sila ng mga sagot gulaman. So, pwede kayo mag-gulaman. Tapos dito yung cake, yung popcorn. Ayan o. So, yung popcorn, pwede rin kayo mag-negosyo mga ninoasyo na. So, meron din sila iba-ibang klaseng cake, iba-ibang klaseng flavor ng cake. Pero mas sa tingin ko, mas masarap talaga yung cake nila, lalo paglalagyan mo. Ang bibili ko yung mango. So, bago ako pumunta ng store, bibili ko na marami ng stock para sigurado tayo. Parang hindi tayo pabalik-balik. Siyempre, pronto ko yung pinaka-importante. Pero inspiration din yung pinatay. Sa pang pinaka-maganda yun. Kahit ganito kasi yung pandemic, medyo mahina. So, isin na natin yung dapat mga kahit 1 year yung expiration date tapos hindi tayo magugulungan ng item. Meron sila mga ninong at ninong na pang popcorn ay yung sagdagdag ang pwede nyo pang inegosyo yun. Saka iba-iba klaseng kape meron din sila, pang takoyaki meron din sila, may iba't ibang klaseng syrup, mango syrup, strawberry, at kung anumang klaseng syrup meron sila. Iba't ibang klaseng sweet seasoning din meron sila. So, sa tingin ko okay kasi yung panlasa ng Indian, panlasa ng mga maser. Pwede kayong makapunta rito, try nyo makapit dalaw dito. Sobrang maganda rin, murang piliin nila kung pwede sa ibang tindahan nyo. Tapos yung iba't ibang klaseng flavor ng drinks, pwede nyo tinda. Tapos yung sinabi ko nga sa milk tea, kung gusto nyo mag-start up ng negosyo sa milk tea, sa milk tea, yung make sure lang naman pwede nyo i-discover sa sarili nyo para mas maganda. At least meron kayong sariling brand ng nakalasa ng milk tea. May Okinawa, iga-uga-uga. Tutulso kayo mamaya, nag-isip sila tayo. Nakulit mga dinong ato nga. So, nandito sa Prada Cruz nila. So, gusto lang.
hinang, medyo inabutan ako na ulaan. Dito na ako sa Presto, so silipin natin na, ayan, DP Mart. So, andito ako sa Presto sa DP Mart. Tignan natin yung Presto, bang bubukas na tayo ngayon. Inintay ko lang yung staff ko, nauna pa ako. Gigilag-gigilsi ako. Tatlong buwan na walang trabaho, na late pa. Anyway, naintindihan ko naman medyo siguro nahirapan sa biyahe. Pero kahit na hindi unaccepted yun, syempre, dapat umaga pa lang umalis na siya. Alam naman niyang mahirap yung biyahe ngayon, diba? So, tara, samahan niyo ako. Supermarket, so sa loob kasi ng supermarket yung paninda namin eh. So yung Presto, ayun na, nakita ko na, nandito na pala yung staff ko. Kala ko late, sinabi lang sa akin nung tindera namin ay nung guard. So ayan siya, teka lang, flip ko lang. Ayun, makita niyo lahat. Ayun yung Dulce Mang. Ay, Gracia, naglinis ka na. So, ayan, sobrang dumi. Inipis. Wala. Sabi. Dami, daming ipis. Paglilinisin mo. Sobrang dumi dito ng staff ko, maglilinis muna kami mga hindi matinang. Grabe, sa siyempre ilang buwan nang hindi nalinis ng pwesto namin dito sa Pasig. Pero ibang store katulad ni ayan, ito ni Lugaw Republic, until now sarado pa. Tapos ito si Sisig, sarado pa din. So ang bukas na dito si Waffle sarado pa rin, si Waffle Corner. So ang bukas lang dito si Facebook ko. Ayan, so sarado pa si Waffle. Si Facebook ko bukas na rin. Tapos si at ayan yung tindera na maganda. So pinakamiss dito sa ano namin. Ito si Hong Kong bukas na rin. Tapos si Milk Tea bukas na rin. Si Caleb bukas na rin. So ayan, bukas na rin si Potato Corner, si TJ, at saka si Mang One Street Food. So lahat sila bukas na. So ilan na lang din ng tindahan dito nagsasarado pa rin. Pero in fairness, malinis. So mamaya na ako magbag-vlog. Tulungan ko muna yung staff ko maglinis. So kailangan, sobrang daming ipis, na stress ako. Kasi mamamalengke pa ako, pupunta pa ako sa ibang supplier, titingin pa ako ng mga stock. So grabe, oh, baka mamalagyan yung ipis pag bininenda ng customer. Sige mga ninong at ninang, linis muna ako ha. Medyo busy pa tayo ngayon, grabe. Sige. A few moments later. Hello. Grabe, after ilang hours, 2 hours or 3 hours, anong oras na, alauna na, nag-start kami ng 10, 11, 12, 1, almost 3 hours kami naglinis. So, pansin niya, malinis na mga linong at ninang. Okay na, sana makabenta na. So, ayan na yung paninda natin. Ito yung sausage ko. So, ito yung binili namin sausage. So, ready na. Pansin niyo, wala talagang tao. Di katulad dati, pag ganitong oras, 1 o'clock, ang daming tao, ang dami nang bumibili. Ngayon, for wala pa naman kaming customer, wala pang Venom. Wala pa kaming Venom, ano. Sana swerte naman yung Venom ano naming customer, yung medyo walang balat sa pwet. Para sunod-sunod. So, ayan. So, medyo maayos na. Videoan ko ulit yung pesto namin, mga Lina. Diba? Ito yung food court, so pwede na mag-dine in. Kaya lang walang tao talaga. Pansin nyo. Malinis na, ayos na. So, salamat. Thank you, Lord. So, laban lang sana medyo maayos ang sales ngayong September para makapagbayad na kami ng renta. Ipunin lang talaga yung renta, pambayad na renta, pambayad sa tao. At least, mga ninong at ninang yung tao namin kasi nakakaawa. Medyo mababa lang yung sahod nila ngayon kasi naintindihan naman nila, which is tama naman, belumingin naman sila ngayon. Kesa naman walang trabaho, at least nag-grab na rin nila kesa nakatambay sila ngayon. So yung some stuff ko okay naman. Nahirapan lang daw siya sa biyahe. So ngayon, medyo maayos na yung paninda natin, mga ninong at ninang. Sa awa ng Diyos. Sana yung sales lang
dasal ko lang na maayos sana yung sales for the month of September, October, November, December para mabawi ko yung mga rent, yung mga araw na nalugi natin. Silaban lang ganun talaga mga ninong at ninaw. So, tatagan lang natin. Silaban lang ganun talaga mga ninong at ninaw. So, tatagan lang natin. So, anyway, thank you for watching mga ninong at ninang. Once again, this is Jason. Sana may napulot kayong lesson from now. So, maging inspiration nyo ako sa ganitong negosyo. Tuturuan ko kayo kung paano rumakit, kung anong klaseng diskarte ang gagawin natin sa buhay ngayong may pandemic. So, for watching mga ninong at ninang. Once again, this is Jason. Bye-bye. See you next vlog.